Good afternoon, everyone. Hello, welcome back to my channel. Si Queen Precious po ulit ito. So for today's video, parang naisipan ko lang na magluluto ako ng ulam, pero it would be yung ulam na, sorry, yung ulam na lulutuin ko is kung ano yung meron sa ref or kung ano yung nandito sa bahay as of the moment. So, parang maging creative ako kung ano yung nasa ref or basta kung ano yung pwedeng lutuin na ulam sa bahay. So, ang nakita ko na pwede kong lutuin would be parang pinakbet with a twist. Reason kung bakit ganito ang pakulo natin today dahil, syempre, diba, naka-quarantine pa rin naman kasi tayo. So, hindi tayo yung pwedeng lumabas agad para mamalengke. Di ba nakakatamad kasi? Eh, syempre, ako kasi, pag lalabas ako na mamamalengke, kahit sabihin mong sa talipa pa lang, maglalakad pa ako na medyo malayo-layo. So, nakakatamad yun for me. Ayan. So, ang mangyayari is kung ano lang yung nasa bahay, ayun yung challenge natin. So, yung nakita ko na... Sorry, nagpapawisan naman ako. ang nakita ko na pwede kong gawin is pinakbet. Kasi meron akong na-receive na parang ayuda. Ayun, so may ano, meron, dati akong workmate, meron silang farm sa Bulacan. And nagpunta sila doon nung weekend. Tapos binigyan niya ako ng parang pang pinakbet. So parang nagluto na ako a few days ago, siguro nung Monday at or Tuesday, ng pinakbet. Nakompleto yung ingredients kasi kakabigay lang. Pero may sumobra. So, yun yung naiwan sa ref. Yung meron na naiwan dito is... itong... pakita nyo ba? Ayan. So, if you can see from here, merong sitaw, may... Ano tawag dito? Okra, kalabasa. Meron din kamatis, garlic, or bawang, tapos sibuyas na pula. Tapos meron ako nakitang bagoong na alam. So perfect lang siya kasi naubos yung ginamit ko dati. Tapos i-explain ko kung bakit may ganito. Bakit pinakbet may ganyan. Ayan, so since hindi ako na malengke kasi naubos yung pork na ginamit ko the last time, merong chicken na naiwan. So ayan o. Oh. Ayan yung chicken. So instead of pork, yung isasahog. Tama ba isasahog? By the way, hindi ako magaling magluto ha. So, pero kaya ko naman magluto ng gusto kong ulamin. ayan, so chicken na lang. Instead of pork, chicken na lang yung gagamitin. Kasi nga maging creative tayo kung anong meron lang sa bahay. As of nung naisipan ko. Ayan, so kung bakit may ganyan, may cubes na ganito. Ayan, so... pork cubes siya. Para maglasang pork yung chicken. Kasi gusto ko talaga ng chicken, ng pork. Pero wala nga pork kasi hindi ako lumabas para mamalengke. Yun ang naisipan ko. O, diba? Creative. Char! Ayan. So, ang ginawa ko dito sa chicken kanina is binoil ko muna siya ng konti. Kasi yung sabaw niya din is yun ang gagamitin kong pang halo dun sa pinakbet later on. Konting sabaw lang naman. If it's needed. Ayan. So, yun yung purpose kung bakit ganon naman nangyari sa ingredients. Wherein, hindi yun talaga ang ingredients ng tunay na pinakbet, diba? So, tingnan natin kung ano ang lasa. Sana masarap. Feeling ko masarap naman. Okay. So, I'll be showing some videos kung ano yung ingredients for yung pictures niya. And then, yung boiling ng chicken after this video. So, ipre-prepare ko na siya. I'll be right back! Char! Okay, so eto na siya. Well, ang ginawa ko kanina ay, syempre, hinito yung oil muna. Tapos, nilagay ko na yung chicken. So, inuna ko muna yung chicken. Iba-brown natin siya.
Ibrabrown, sa chan. Ibrabrown. So, parang ipiprito natin siya hanggang sa medyo light brown siya. Ayan. So, ibrabrown muna natin yung chicken. Brown, brown, brown. Char. Ayan. Okay na lang. And so, pwede na yung chickens, light brown na siya. So, sorry nag-ponytail na kasi nagpapawisan ako. Medyo mainit dito sa kitchen. Mainit actually, hindi medyo mainit. So, ilalagay na natin tong kamatis, onions, and garlic. Pero unahin muna natin yung garlic and then yung sibuyas. And then follow it with the kamatis later on. So, ilalagay ko na siya. O, diba? Wala kasi tayong holder kasi naka-phone lang ang ginagamit ko. Ganyan muna siya. Wait. Ayan. So, halo na natin yung sibuyas, and then yung garlic. Ayan. So, naihalo ko na yung kamatis and garlic in just a few seconds or maybe a minute na halo-halong ganito. Ilalagay ko na yung vegetables. Ayan. Pwede na actually. Okay. So, mga 1 to 2 minutes na nalagay yung kalabasa. Sinunod ko itong sitaw ba ito? Sitaw or string beans in English. Char! Ayan. So, susunod na siya. Ganon. Sorry, wala tayong stand. Kaya ganyan tayo. Struggling YouTuber pa lang kasi ang auntie niyo. Char! Auntie! Ayan. So, dyan na siya. Nalagay na sa... And then, halo-halo ulit. Ganyan. Kita nyo ba? Ayan. Ayan. So, after mga 1 to 2 minutes ni kalabasa, nilagay ko na yung sitaw. So, mga a minute siguro. Takpan lang very light. After 1 minute, ilalagay ulit natin ang... Ay, hindi. Ilalagay na pala natin yung bagoong na alamang. Ayan. Ni Aling Vicky. Nakakaloka, no? Aling Vicky's homemade bagoong alamang. Na ito, ang tagal-tagal na nito sa ref. O, diba? So, may katotohanan na eme lang talaga to. So, eto na. Ilalagay ko na yung 4 cubes na nor. Yan. Kasi, nilagay ko na yung alamang kanina na konti. And then, yung nor cubes na pork. So, para mga maglasang pork. Yung chicken or yung... Basta may pork flavor siya. Ayan. Tapos, lalagyan ko siya ng konting yung stock, yung chicken stock kanina, yung sabaw ng chicken. Yun. Tapos, tatakpan na natin siya after na ihalo-halo. Ayan. So, after na hinalo-halo natin and then tinakpan, nang a few minutes yung after nilagay natin yung chicken stock. Ito na siya. Luto na siya. Bubuksan ko. Ayan. Luto na ang ating pinakbet a la quarantine. Char! Okay, so titikman nga natin. Wait. Ito na lang gagamitin ko ha. Kasi lang. Tingnan natin kung may pork siya na lasa. Masarap. Wait lang. Isa pa. Ganun ko masarap. Char. Masarap naman siya sa lasa ko. Or dahil gutom ba ako. Sige po. Masarap naman. Ayan. So, nalasahan ko yung bagoong and then yung pork. So, parang walang lasa yung chicken. At unless kung yung chicken mismo na yung kakainin mo.
Well, very successful naman yung ating ano ngayon, laban ngayon na pinakbet a la quarantine. Thank you again, guys, for watching. I'll be adding some photos of the finished product later on. At the end of this video pala. So please don't forget to subscribe. Click on the subscribe button below. And then yung notification bell din. Baka click na rin. Thank you! Bye, mga bebe!